niya ba kung ano ang bakawan? Ang bakawan o mangrove ay isang uri ng punong pantubig na tinitirhan at pinagkukunan ng pagkain ng iba't ibang isda at iba pang hayop. Tungkol dyan ang kwento natin ngayon. Halaw ito sa librong Bakawan. Orihinal na kwento ni Catherine Uy Untalan, Rina Ray De Leon Sarmiento at ni Astrid Tobias at ilustrasyon ni Van Zeus Allen Bascon at pinublish ng Adarna House. Tampok ngayon ang mga bagong obra ni na Benedict Relyama at Ever Lawrence Gutierrez at computer graphics ni Andrea Toribio. Oh, simulan na natin ang kwentuhan! Sari-saring nilalang ang naninirahan sa bakawan. Sa tubig, nakatira ang maliit na isda tulad ni Danggit. Sa ilalim ng ugat, si Talangka. At ang daan-daang mga hipon ang nagsisiksikan. Sa matataas na mga sanga ng puno, namumugad ang mga ibon tulad ni Tagak. Sa putikan ng bakawan, madalas ding makitang naglalakwatsa si Bayawak. Payapa ang buhay ng mga hayop sa bakawan. Sagana ang pagkain at ligtas. Sa lahat ng mga hayop, si Tagak ang pinakamausyoso at pinakamapangahas. Mahilig siyang maglakbay at lumipad sa malalayong lugar. Kahit nalagpas na sa hangganan ng bakawan, nawawala siya ng ilang araw at madalas nag-aalala ang kanyang mga kaibigang hayop. Tuwing uuwi si Tagak, mag-uumpo ka ng mga hayop sa paligid niya para magkwentuhan. May malaking barkong puno ng tao. Malakas ang tunog. Nagsasayawan sila. Pagpunta sila sa isang isla na mas marami pang tao ang nagkakasiyahan. Tinapon nila ito eh. At ipinakita ni Tagak ang boteng plastic. Kinurot ito ni Talangka. Kinagat ito ni Bayawak. Para saan ito? Tanong ni Danggit. Lalagyan nila ng tubig, sagot ni Tagak. Iinuman nila. Tubig? Pero napapaligiran tayo ng tubig. Bakit binobote ang tubig? Pagtataka ni Danggit. Isang araw, habang nagkukwentuhan ng mga hayop, dumating si Bayawak na may sukat sa buntot. Anong nangyari sa iyo? May nakita kasi akong parang yung inuwi ni Tagak na bote, sabi ni Bayawak. Sinubok kong kunin, ngunit may matulis palang bahagi sa dulo. Naku, wika ng abalang Talangka. Nagkaganyan din itong si Danggit kahapon. Napakarami na raw nung makintab na inuwi ni Tagak, tumulutan dyan sa tubig. Muntik na tuloy siyang makulong sa loob ng isa eh. Nang magkulong ang mahayop, dumating ang lahat maliban kay Tagak. Ang pangit na ng tirahan natin, sabi ni Danggit. Nagiging delikado pa, sabi ni Bayawak, habang ipinapakita ang sugat-sugat niyang buntot. Hindi naman dati ganito rito, sabi ni Talangka. Bakit hindi natin ibalik sa dati? Tanong ni Danggit. Oo nga, tanggalin natin ang dati na wala naman dito sa bakawan, mungkahi ni Bayawak. At nagkaisa ang lahat na dapat silang maglinis sa bakawan. Nagsimula silang magpulot ng sari-saring bagay na nagkalat na ngayon sa bakawan. Naghanap sila ng pwedeng lagyan ng mga inipo nilang mga bote, supot at lata. Nakakita sila ng malaking lambat at ginamit itong lalagyan. Habang nagpupulot sila ng mga basura, may natanaw silang palutang-lutang, malaki at batik-batik na puti at itim. Lumapit sila. Si Tagak pala! Wala itong malay at balot ng itim na likido ang kanyang balahibo. Hindi nagtagal, nagising na si Tagak. Nakakita ako ng barko. May tumatagas na itim na likido. Lumapit ako para tignan, pero nang madikit ako, kumapit ang likido sa aking mga balahibo. Sobrang bigat! Hindi ako makalipad hanggang sa mawalan ako ng malay. Nangilabot ang lahat sa itim na likido. Naisip nilang dapat silang mag-ingat dito. Sa wakas ay naipon na ng mga hayop ang lahat ng basurang nakakalat sa bakawan. Inilagay nila lahat sa lambat. Ang problema lang nila ay kung saan ito dadalhin. Si Tagak ang nakaisip ng solusyon sa kanilang problema. Sa isang bayan, may lugar ang mga tao kung saan ihinihiwalay nila ang basura upang muling magamit, sabi niya. Sama-sama ang mga plastik na bote, sama-sama rin ang mga lata, at sama-sama rin ang mga supot. Tapos, may mga kumukuha sa mga ito upang muling gawing mga lalagyan. Pero minsan ay nabibigyan din ng bagong paraan ng paggamit.
Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dinala ito sa lugar na kinukwento ni Tagak. Pagdating nila doon, sila mismo ang naghiwa-hiwalay ng kanilang basura tulad ng ginawa ng mga tao. Di nagtagal, bumalik na sa dating kaayusan ang bakawan. Malinis, ligtas, at sagana sa pagkain. Pinanatili na nila ang kalinisan ng kanilang pamayanan. Yan ang kwento natin ngayon na halaw sa librong Bakawan. Orihinal na kwento ni na Catherine Uy Untalan, Rina Ray De Leon Sarmiento, at May Astrid Tobias, at ilustrasyon ni Van Zeus Allen Bascon, at pinublish ng Adarna House. Hanggang sa susunod na kwento na, obra pa!